siguradong hindi na makakapaghintay pa ang inyong mga anak na magtampisaw at lumangoy sa mga swimming pool at beach. Pero para mas malibang pa sila, mainam din na may bitbit kayong laruan na bagay sa inyong swimming destination. At kaugnay po niyan, kasama natin ngayon si Dayan Aquino, isang shopping expert. Good morning, Dayan. Good morning, Miss Kara. Alright, advisable ba talaga na magdala ng laruan? Pag hindi ba okay na lang na ilagay, tapon nyo na lang sila doon sa ano, swimming na lang sila? Ano ba yung nadada? Mas maganda ba talaga may laruan pa sila doon sa swimming pool? Yes, Miss Carla, na pag mga bata, advisable pa rin na meron talaga sila mga toys pag pupunta nila sa outing, summer outing or sa beach. Kasi syempre, mas enjoyable tsaka mas memorable yung summer nila. Tapos they can share it as well sa mga kalaro nila. And pwede rin may mga iba for mga sa atin, mga adults na para mas enjoyable tsaka memorable talaga yung experience natin sa summer. Pero kapag hindi ninyo pinili, mga kapuso, yung tamang laruan para sa tamang age ng anak ninyo, posibleng maging dangerous pa ito sa mga bata. So, ano yung ma-advise mo pagdating sa age, sa material nung laruan para naman hindi siya maging enjoyable siya at hindi delikado nun sa bata? Yes, tama ka siya, Miss Cara. First talaga is, of course, kailangan age-appropriate yung mga laruan. Mm-hmm. Lalo na kunyari sa salpabida, kailangan talaga i-check natin for kung pang toddlers pa siya or pwede sa ating mga matatanda. Kasi syempre, wag natin isang alang-alang yung safety. Mm-hmm. Tapos yun nga, second is safety and kung gano'ng ka-durable yung material. Kailangan din alam natin as a parent or as a guardian ng bata kung yung material ba ay talagang tatagal o baka namang pagsakay ng anak mo dyan or yung bata pumutok na or masira na. So, yun yung mga kailangan natin. So, kailangan sigurado ka dun sa materials na ginamit. Yes, tapos dapat age appropriate siya. Okay, so ano yung mga toys na dala natin dito? Well, first, unahin natin yung mga mahilig talaga mag-swimming. Yung mga for floating, ganyan sa pool. Meron tayo nito. Ito yung swim board. Yan, swim board, tapos water gun din siya. So, very functional. Very functional siya. Kaya syempre doon sa mga bata na hindi pa marunong masyado mag-swimming, yung mga pakik-kik lang. So, waterboard, they can float with it. Tapos, they can play with it as well. Kasi, ayan, lalagyan mo lang ng tubig sa loob. Kasi usually, may tubig na siya kasi it's floating na on water, di ba? Tapos, yan, ganyan na lang, di ba? So, lalabas yung water dito. So, very cute. Enjoyable, di ba? Yeah. They can play with it, di ba? So, next naman, ito, personally, my favorite to, Miss Cara, kasi parang bago na rin siya. Yung water frisbee. So, underground frisbee siya. Lalong-lalo na nauuso yung sport na frisbee, di ba? So, imagine it doing it underwater. So, hindi sana dapat naka-ano ka nun. Yes, may goggle ka. Yung pag-ano din, syempre safety din, isipin mo wag underwater. Pero, siguro enjoyable. Siguro pang mas matanda na to. Yes, mga ages 8 and up. So, pwede rin sa atin to. Dual purpose din kasi to kasi pwede siyang maging kickboard. Mm-hmm. Okay, and safe naman yung material kasi malambot naman siya. Alright. Okay. So, mga mahilig naman mag-beach o dun lang sa surface, sa sand. So, meron tayo, first, itong disc ball. Ayan. Fun din siya kasi, first disc muna siya, and then when you throw it, you catch it as a ball. Parang ganun. Ayan. So, dual purpose din. And enjoyable para sa mga bata and even sa mga teens and young adults. Tapos kahit mabatukan ito, matamaan ka nito, malambot lang siya. And easy to pack pa kasi you can flatten it eh. You can put it in your bag. Right, diba? right. Yes. Next naman is yung sa mga mahilig sa sand, mag-beach, di ba? Ito, meron tayong sand molder. Ayan, the all-time favorite na paggawa ng sandcastle. Try natin na. Ayan, ako na. Ayan, nahulog na siya. So, hindi ka tamad naman ang gumawa ng sand na nito. Di ba, ibig sabihin, di ba, usually, tinutumpok-tumpok mo. Ito, ilumold mo na lang, tapos gaganunin mo, may castle ka na. Oo, kailangan siksik lang din siya. Tapos, may mga sand tools din siya. Affordable din yan, mga around 200 to 300. Ayan, may sand molder ka na and sand tools to build your sand castle. Enjoyable sa mga bata, kahit mga sa anong mga ages ito pwede? Actually, in all ages eh. Kasi, diba, tayo kahit mga adults, pag ayaw natin mag-swimming sa beach, dito na lang tayo sa sand, build tayo ng castle. So, for the family as well. Ingat lang po kapag may maliliit na bata, baka mamaya makakain ng kung anumang mga small parts ng anong kailangan parts. Talaga may parental supervision pa rin siya. Alright. May maliliit na particles din kasi siya, materials. Okay, ano pa yung mga mas bagay? Ito meron tayong mga salbabida dito. Oo, this one yung mga nasa baba, yung mga last natin. Yan yung mga smaller kids, mga toddlers, ganyan. Napakaganda nito. May kasi cute pa siya. Cute nga siya eh. Functional din siya. Yung mga syempre hindi marunong mag-swimming, kailangan nilang salpabida. Tapos may cover din siya to protect
the baby skin o yung skin ng bata sa UV rays, di ba? Para hindi ma-sunburn. So, functional din. Siguraduhin nyo lang kasha talaga yung anak. Yes, siguraduhin nyo. Just make sure na kung pang ilang age ba talaga at saka kung kasha siya para hindi rin masaalang-alang yung safety niya while nag-i-enjoy sa summer. Okay. Tapos may mga floaters pa doon. Yes. Oo, okay. Yung usual na floaters ni baby. So, final message to mommies and daddies na magdadala ng mga toys sa beach para sa kanila mga anak. Well, first of all, of course, to enjoy the summer, syempre, piliin din natin yung una na mention na kanina is yung safety. Huwag natin sa alang-alang yon kasi nag-i-enjoy nga tayo. But of course, kailangan alam natin yung pinapagamit natin sa mga kids natin, na safe sila doon. And of course, kailangan may parental supervision pa rin. Yun! Kahit na nilagyan nyo na ng maraming toys dyan, kahit gaano kaganda yung mga toys na yan, iba pa rin yung kalaro nila yung nanay at tatay nila. Yes. Mas safe na, mas masaya pa. Sama-sama. Alright, maraming salamat, Miss Diane Aquino. Thank you! Salamat. Susunod! Life-size replica ng sinasabing pinakamalaking ahas sa kasaysayan ng mundo isinapubliko sa New York sa Amerika. Abangan po yan sa pagbabalik ng News Today.